At alam nyo nangyari mga ka-faith, yung pagkatanggap niya ng Holy Eucharist, may nangyaring himala. Alam nyo kung ano nangyari? Biglang bumukas ang mata ni Jimena at nakakita na siya ng perpekto. Hello mga ka-faith! Welcome again sa ating vlog. And my name is Brother Adrian Milag. And today, pag-uusapan po natin itong naging milagro dyan sa World Youth Day na ginanap dyan sa Lisbon, Portugal. Ano nga ba itong naging milagro na nangyari dyan sa World Youth Day? Ito ay very special na episode ngayon dahil tutungo tayo sa naging milagro dyan sa sacred site ng Fatima, Portugal para alamin ang isang modern day miracle wow! na tumatch sa maraming puso worldwide. Ang istorya natin ay nagsimula kay Jimena na isang 16 years old Spanish pilgrim puno ng pananampalatayang Katoliko pero may problema siya sa kanyang paningin. Meron siyang 95% vision loss. Legally blind na talaga yan. Despite ng kanyang pagkabulag, ay hindi nawala ang kanyang Catholic faith. At sumama pa rin siya dito sa pilgrimage sa Lisbon para sa World Youth Day. A World Youth Day ay isang selebrasyon ng faith unity ng mga kabataang Katoliko sa buong mundo. Isa tong pagtitipon na may mahigit 1 milyon na mga kabataan. Grabe, no? At lahat ay naghahanap ng spiritual growth at connection. Alam nyo, kung ako ay maaga ako na-involve sa pagsiserve, di ba, sa ating mga parish, sa community, ay isa to sa talagang gusto ko ma-experience, yung bucket list na makasama ka sa World Youth Day. Because once in a lifetime opportunity lang yan. Kaya ako, ang goal ko, ang pangarap ko naman, ay ang mga anak ko ay makasama dito sa World Youth Day. Ayan, kaya pinagdadasal ko yan. Yung dalawa kong anak, si Rian at si Ivan Diego ay makapunta dito sa World Youth Day. Alam nyo ba na bago ang event, nag-organize ang pamilya at mga kaibigan ni Jimena ng Nobina para kay Our Lady of the Snows. Talagang punong-puno sila ng pag-asa, pagmamahal at panalangin para sa intercession. Kaya noong August 15, isang araw na pinagpala habang nagdarasal si Pope Francis, ang Holy Father sa Fatima Shrine, si Jimena ay nasa Mass at bukas ang puso sa pagmamahal ng Diyos. At alam nyo nangyari mga ka-faith, yung pagkatanggap niya ng Holy Eucharist, may nangyaring himala. Alam nyo kung ano nangyari? Biglang bumukas ang mata ni Jimena at nakakita na siya ng perpekto. Amen, di ba? So isang great gift mula kay Mama Mary, kay Virgin Mary, isang himala na higit pa sa pangunawa ng tao. Alam nyo, ito nga yung sabi ni Jimena eh. Tatagalugin ko na lang yung naging statement niya. Naramdaman ko ang init, ang divine presence. Bumukas ang mata ko at nakakita ko. Alam kong regalo ito mula kay Our Lady, which is si Mama Mary, isang blessing na panghabang buhay. Alam nyo mga ka-faith, itong naging himalan kay Jimena ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya at ng misteryo ng Eucharist. Alam nyo, sa Catechism ng Catholic Church, tinuturo ang Eucharist bilang source at summit ng ating Kristiyanong buhay. Yes? Ay sa Catechism, sa Eucharist, ang buong kasalukuyan ni Kristo ay naroon. Ito ay hindi lamang simbolo, ito ay tunay na presensya ni Kristo sa kanyang katawan at dugo. This is the true body and blood of Jesus Christ. Hindi na ako magtataka. Actually, marami din ako nababalitaan na when they take the Eucharist, talagang nagkakaroon ng miracle, gumagaling, nagkakaroon ng healing. Bakit? Kasi mismo, si Jesus yung tinatanggap mo eh. Di ba? Because Jesus is a healer. Di ba? Nung nabubuhay nga siya dito sa mundo, nung nandito siya sa mundo, when he walks here on earth, di ba? Nung naging isa sa ministry niya, di ba? Yung healing ministry, ang dami niyang napagaling ng mga bulag, mga pipe, nakalakad, bumuhay pa nga siya ng patay. Alam nyo, ang Eucharist,
ay napaka-essential yan sa ating spiritual na buhay. Talagang kailangan mo yan every single week. Kung hindi ka man makapag-mass every single day, at least every single week, matanggap mo yan dahil kailangan mo yan para sa iyong kaluluwa. May healing na nangyayari, hindi man physical healing na nangyayari, pero may healing na nangyayari sa iyong kaluluwa. Alam niyo, ang pagtanggap ni Jimena sa Eucharist ay isang sagradong pagkakataon kung saan siya ay nakakonekta ng lubusan kay Kristo. Ang kanyang paggaling ay isang patunay na ang Diyos ay buhay at kumikilos sa ating buhay, lalo na sa sakramento ng simbahan. At ito rin ay nagpapaalala sa atin ng mahigpit na pagmamahal ng Blessed Virgin Mary na palaging nagmamahal at nag-intercede para sa ating mga tao. Ang kanyang yes, yung fiat, di ba, kay God, ay nagbukas ng daan para sa ating kaligtasan, for our salvation, at patuloy siyang nagiging inspirasyon sa ating paglalakbay ng pananampalatayang Katoliko. Palagi nating hilingin ang kanyang dasal, guidance ni Mama Mary, dahil siya ang first disciple of Jesus. Ang role ni Mama Mary, paulit-ulit po natin itong sinasabi dito sa ating vlog, ay ilid ka kay Jesus, dalin ka kay Jesus, period. Itong rosaryo, di ba? Itong dinadasal natin, di ba? Itong rosaryo na to, this is a gospel beads. This is not about Mama Mary. This is about Jesus. Dahil ang rosaryo, ano bang nire-reflect natin dito? Ang naging buhay ni Jesus dito sa mundo. Tama, ang gabay ni Mama Mary, siya lang ay tumutulong sa atin para mas makilala nating lubusan ang kanyang anak. Kasi bakit? Sino ba yung number one na pwede magdala sa'yo sa Diyos at pwede magpakilala sa'yo sa Diyos? Siyempre yung nanay niya dito sa mundo na nakasama ni Jesus. Diba? Simula nung pinanganak siya, nung pagkabata hanggang ministry niya dito sa mundo, nakasama niya ang kanyang nanay. Marapat lamang na tayo ay humingi ng dasal at gabay kay Mama Mary. Amen? So mga ka-faith, salamat sa pag-join dito sa ating vlog ngayong araw na ito. At make sure na i-share po natin to sa ating mga friends and relatives. Pwede rin kayo mag-comment dito sa baba ng video na to kung ano yung gusto nyong bigay na sa loobin dito sa ating ginawang vlog. Maraming maraming salamat mga ka-faith. Keep the faith alive and stay blessed. Bye-bye. Hello mga ka-faith, paano ka nga ba makaka-order sa ating merchandise store? Okay, so dito sa ating website, makikita mo yung mga available na merchandise item natin like t-shirts, long sleeves, hoodies, face mask, mugs. So kunyari, t-shirts ang bibili mo. Ito ang ating bestseller na Katoliko Ako shirt. So i-click mo lang siya. Pagka-click mo, mamimili ka kung anong color. Kung black ba or yung violet. Kunyari, itong black ang napili mo. Mamili ka lang kung anong material, kung dry fit or poly blend. Kung nakapili ka na, ipili mo naman kung anong size. Importante kung male or female ka. Para alam nung gagawa ng t-shirt kung ano yung mas magiging fit para sa'yo. I-click mo lang add to cart and then proceed to checkout kung wala ka ng iba pang bibilin. Dito naman ilalagay mo kung taga-Pilipinas ka ba or taga-USA ka. Kasi dito sa Merchiful ay nagdi-deliver din sila sa USA. Kung hindi ka taga-USA ay meron din tayong ibang international store na pwedeng mag-deliver sa buong mundo. Kunyari, taga-Philippines ka and then pili mo lang kung anong province, lagay ko Cavite and yung postal code. Calculate shipping. Usually sa NCR is 120 pesos sa ating shipping fee. And then after that is proceed to check out. So mapupunta ka naman dito. So kung new customers ka ay kailangan mo mag-create ng account dito sa Merchiful para hindi ka na ulit mag-fill up ng form. So mag-create ka lang ng account, i-click mo lang yan. So lagay mo lang yung first name, last name, at ang iyong email address. And yung password na gagamitin mo. Click mo yung create, click mo lang submit. Ayan, then mag-sign in ka na. So nakagawa ka na ng account, so i-click mo lang to dito sa taas. And then go to check out. So dito ay i-fill upan mo yung mga necessary information na kailangan. Click mo lang yung continue shipping. Mapupunta ka na dito sa ating payment option. So dito sa ating payment option, pwedeng credit card or debit card, GCash or COD.
Ayan, then complete order. Okay, so paano ka nga ba makakapunta dito sa ating merchandise store? Dito sa baba ng video na to, ilalagay ko yung link kung saan ka pwedeng mag-order ng ating mga merchandise item. Again, mga ka-Fae, thank you so much for supporting my merchandise item. God bless you more abundantly. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo ding kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.